Hi guys! Kamusta? Panibagong vlog na naman. Samahan niyo ako. Pero bago tayo magsimula, ayusin ko muna ang buko. Hello guys! Bagong vlog na naman. Samahan niyo na naman ako. Ang dami na naman nagtatanong paano raw gumawa ng intro. Paano kaya magka-intro? Yung YouTube channel ko. Ano kaya ang application na libre para makagawa ng intro? Sa araw na ito, ipakikita ko sa inyo kung paano gumawa ng intro at magkabit nito sa mga videos na i-upload nyo sa YouTube. Take note guys! Libre! Okay guys, nandito na tayo. Simulan na natin ang paggawa ng intro gamit ang intro maker guys. Ayan. Okay, so i-press natin tong intro maker. Download nyo lang yan. So ilalabas na ito yung mga pwede nyong mga pagpilian, yung mga choices. Meron tayong hanggang baba. Okay, marami yan. So dito tayo sa popular. So yan sa popular. Pwede nyo rin pumili. Pwede rin kayo pumili dyan. Marami pa yan pag in-slide nyo yan. So balik tayo. Dito na lang tayo sa unahan. Okay, sa basic. Ang mahalaga lang naman is maituro ko sa inyo paano gumawa ng intro maker. Bahala na lang kayo sa mga choices sa iba. Sa iba ba kung ano yung gusto nyo ikabit. So pindutin natin itong intro. Okay, piliin natin yung mas mataas. So yan na siya guys. Ipiplay ko. Play pa lang siya guys. Wala kayong makikita dyan na kahit anong pangalan pa maliban dyan sa title na nakasulat. At saka sounds, wala pa rin kayo maririnig. So unahin natin yung pagkabit ng text ng title. Example na lang natin yung vlog name ko, okay? So, dito tayo sa may text. Okay, pindutin natin yung text. Okay, so yung vlog name ko na ang isa sample ko guys, itong Gyros Vlog. Okay, yan, Gyros Vlog. Pagkatapos, i-check nyo lang to. Nandun na siya guys. Andyan na siya. So, pwede nyo siyang lakihan guys. Pwede nyo i-arrange kung anong gusto nyo klase na arrangement nung inyong mga letra. So, sa akin, ganyan lang. Pwede akong pumili. Pipili ako ng ibang fonts. Pwedeng, ito, mas maganda to guys eh. So, pipindutin ko lang yung done. Ito, done guys. Done. Ayan na siya. Okay, so ipiplay ko. Ayun na siya guys. Ngayon guys, nasa sa inyo kung hanggang saan nyo gustong mag-appear yung unang ginawa nyo. Kaya dyan pumapasok tong adjustment. Ito. So ito yung unang linya na may nakasulat Gyros Vlog. Nasa sa inyo kung hanggang saan nyo gustong paabutin tong unang ginawa ko, yung Gyros Vlog. So i-play ko lang muna sandali. Stop. So gusto ko hanggang dito siya guys. Oh. Gusto ko hanggang dito siya sa bandang gitna. Yan, i-adjust ko siya. Tapos, maliban sa Gyros Vlog, siyempre gusto ko rin siya dugtungan pa ng isa pang text. So, ito yung pangalawang layer. Ito guys. Yan, okay. Adjust nyo siya dun sa dulo nung una nyong inilagay na text para pag alis ng Gyros Vlog, meron na lang magpapasok na apanibagong text. So, play ko lang. Yan, oh. Okay guys. I-press nyo lang yan, yung pangalawang linya na yan para makagawa ulit kayo ng panibagong text. So, title. Okay. So, tapos na ako sa pangalan ko, Gyros Vlog. So, gusto ko naman lagyan siya ng halimbawa, subscribe. Okay. Subscribe. Guys, pwede pang mas mahaba dyan. Marami pa kayo pwedeng ilagay. Kunyari, subscribe, like, or share. Pwede nyong ilagay dyan. Pero subscribe na lang ang ilalagay ko, guys. Okay. Che-check ko lang ulit. So, check natin. Pumili na tayo ng letra guys. So, ito ang pipiliin ko. Okay, subscribe. So, yan na guys. Nakapili na ako ng fonts ko. So, yan. Actually, pwede nyo palagyan ng mga ibang design yan guys. Tignan nyo dito sa baba. Maliban sa layout. Meron din siyang design and animation. Animation yan yung paano yung gusto nyong pasok ng ginawa nyong text. Kunyari ito. Ito piliin natin. Yung ganito ang pasok niya. Yan. Okay, so done natin.
Okay, play natin guys ha. Yan, pero wala pa siyang music guys ha. Wala pa siyang music. So, natapos na natin yan, yung paggawa ng text. Lagyan natin siya ng music. Dito sa ilalim, makikita nyo sa ilalim. Ayan, merong title, sticker, music, and picture. Pwede nyo rin kasi siyang insertan ng mga pictures at ng mga sticker. Pero, bahala na kayo kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo mas mabusisi, pwede nyo i-apply. Pero sa akin kasi basic lang ipakikita ko sa inyo. So, music na kagad ang ilagay natin. Pindutin natin music. Marami rin tayong folder ng music guys. May dynamic, intro, cinematic, fresh. So, dito na lang tayo guys. Para may idea lang kayo. So, mamili na kayo. Pwede nyo i-play yan. Makapili kayo kung anong music gusto nyo. Okay? So, try natin yung pangalawa, yung DC. So, DC na lang gamitin natin guys ha. Nakikita nyo yung plus na, na nakasulat dyan. Pindutin nyo yung plus. Automatic na yan. Nandun na yan sa inyong ginagawang intro. So, gusto nyo rin i-adjust yung music. Meron din adjustment dyan guys. Ayan, nakikita nyo. Pwede nyo i-adjust kung saan nyo gustong pumasok at saan nyo gustong huminto. Pero ako sa akin, ginawa ko dulo-dulo na lang. Para, ano, sample lang naman ito guys, no? So, ipi-play ko guys. Yan yung meron na siyang tugtog. Diba guys? Ulitin ko, meron na siyang tugtog niyan. So, kung satisfied na kayo sa ginawa nyo, pwede nyo nang i-press ang check. Yung check na yan. Okay? So, tatanungin niya ulit kayo kung kontento na kayo. Play nyo kung okay na. Kung okay na, pindutin nyo na yung check sa ibabaw. At automatic yan pag pinindot natin to guys. Nag-export na siya. So, mabilis naman ang net natin ngayon. So, hindi tayo maghihintay ng matagal. So, ini-export nyo na yung kinreate nating intro. Galing sa intro maker. Para pang intro sa mga videos na ina-upload natin sa YouTube. So, 100% uploaded. Ngayon guys, nasa gallery na siya. So, pwede nyo nang gamitin. Meron na tayong isang intro na pwede natin ikabit sa ating mga video na ina-upload sa YouTube. Yun lang guys. Ha. Tapos na naman panibagong vlog guys. So, sana may natutunan na naman tayo. Hiningal ako ha. So guys, sana nakatulong yung video natin ngayon. I hope may mga natutunan yung mga bagong vlogger na kagaya ko sa paggawa ng intro para ikabit sa mga videos na i-upload nila sa YouTube. Ngayon kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share. At huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos o vlog na gagawin ko. Siya nga pala, gusto ko lang batiin yung mga tropang LBM sa University of the East. Yung mga kaklase ko to nung kuleyo pa ako. Yung tropang LBM, sila Efren, Parlan, sila June, sila Gilbert, sila Marcial, si Nestor, si Pagiriga na hindi namin alam kung nasan ngayon, si si at saka sa nasira naming sinarag. Okay? Ingat kayo palagi at syempre sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas at ang bayaw kong nasa Qatar. Si Patrick, ang asawa niyang si Elena at ang napaka-cute niyang anak na babae na si Atara. Ingat kayong lahat dyan. Stay safe. God bless and peace.